Hi, may interviewin tayo. Isa siyang welder sa Canada. At siguro ay nakikita niyo na siya sa mga vlogs ko. Pero hindi pa rin talaga na-interview siya kung paano siya naging welder sa Canada. Okay, may interviewin tayo. Teka lang. Hello, my son. What's up? Paano ka nga ba naging welder sa Canada? Ikwento mo nga sa kanila. Nung unang dating ko dito, may luwa ako nung ni Mama. Kailangan niyo naman si Mama. Nung dating ko dito, so gusto ko na agad magkaroon ng trabaho. So ang napahanap kong trabaho, factory worker. Nagtrabaho sa factory as nagsasalansan ng mga plastic sa loob ng factory, sabay ilalagay sa paleta. Tapos doon, mga after 1 year, tinamad na ako mag-factory kasi paulit-ulit na nakakatamad. Tapos, naganap ulit ako ng job. Tapos may nakita ako ng welding job. TIG welder. TIG welding ako. Aluminum sa isang skylight company. Na, ayun, nag-welding lang ako ng mga maliliit na parts doon. After noon, tinawagan ako ni Mama. Sabi ni Mama, mayroon daw opening doon sa pinagtatrabahuan niya. Wait. Tinawagan ka ng mama mo dahil may opening. Pero paano ka nakapasok doon sa skylight? May nagpasok ba sa'yo doon? Saan mo siya nakita? Wala nagpasok sa akin doon. Nakita ko siya sa Indeed. So ibig sabihin, wala kang backer, wala kang anuman. Basta nag-apply ka lang sa Indeed. Wala, kapala lang ang mukha. O yun, yun ang iyong pinaka-reason, kapalan ng mukha. Tsaka mag-research ka kung halimbawa kung anong ginagawa nila doon. Kumari, TIG. Nag-research ako ng mga topic patungkol sa TIG kasi alam ko tatanungin nila ako eh. So yun nga, nag-research ako. Pero may background ka ng TIG, may experience ka ng... Wag, okay lang yan. Nagdudugo ilong. Sinisipon kasi yung anak ko. So, may background ka ba ng TIG welding sa Pilipinas? Nag-aaral ka ba sa Pilipinas ng TIG welding? Nag-aaral ako, oo. Pero yung napasukan kong TESDA, magbayad ka lang ng 500, may certificate ka na. So hindi talaga ako naturuan doon. Sa YouTube lang din ako natuto mag-TIG welding. Ayan, ako, may nabuking tayo. O, sige pa, kwento mo pa. So nag-skylight ka. So ikaw ba, bakit hindi ka tumagal doon? Ba't hindi ka doon na natiling magtrabaho? Eh, hindi ko na natili doon. Gawa ng mga kasama ko doon lahat yung mga puti. Yung katrabaho ng mga, especially na hindi pa ako masyadong magaling mag-English nung panahon yun. So nagkakahirap pa kami sa communication ba. Tapos after 2 months, tinawagan ako ni Mama. Na sabi niya mayroon daw opening sa company na pinagtatrabaho niya. So yun, nagpunta ako sa company, pa-interview ako, tapos yun, pasok na ako doon. Doon nag-umpisa yung karir ko na from helper to, parang metal shop foreman na ngayon. Oh wow, okay. So nakita niyo yung story na hindi kailangan magbalik ng aral ng school dito sa Canada pag welding. Depende yan kung gaano kalakas ang loob mo at gaano kaganda yung hinang mo. Kaya ka hinahire kasi maganda yung hinang mo.